Dahil nga ang Dayan Pills ay tinatawag nating beauty pills, pampaganda ng balat, pampaganda ng kutis, pampatanggal ng acne, hindi po ito basta-basta pwedeng inumin. Hello mga kutika, it's Vega Liza Utara Makuntad, your pharmacist, and welcome to my channel. So for today's video, as you can see sa title, pag-uusapan po natin ang pills na Dayan Pills. So yan, marami tayong pills sa market. Hindi ko pinopromote itong pills na ito. I-share ko lang sa inyo ito. Sasabihin ko lang yung information para alam natin yung tamang pag-inom, kung para saan ba ito, at marami pang iba. Marami pills sa market, pero pag-uusapan natin itong Dayan Pills. Papakita ko dun sa inyo yung mga ibang pills. Meron tayo ditong Depotrust, tapos Marvelon, Daphne, Micro Pills, Lady Pills, at Trust Pills. Pero syempre sa video na to, ang bida is itong Dayan Pills. Kung gusto mo malaman kung ano information na babanggitin ko about dito, just keep on watching. Disclaimer lang mga kabutika, lahat po ng babanggitin ko sa video na to is about Dayan Pills. Paano mag-take ng Dayan Pills? Para saan nga ba ang Dayan Pills? Pero huwag niyo po akong tanungin sa comment section kung ano nga ba yung best pills sa akin, sa inyo, or kahit kanino, kasi po ang nakakaalam lang po yan is yung mga doctors ninyo, kaya mas maganda pong magpa-consult muna po kayo sa mga doctors ninyo bago kayo sumubok ng kung ano-anong klase ng pills. Kasi baliwala po ang pills na iniinom ninyo, pinakamahal man yan, kung hindi ito yung perfect na pills para sa inyo. So, yun lang tatanda ninyo ha. Ang Dayan 35 ay isang COC pills, hindi po Clash of Clan pills ha, kundi Combined Oral Contraceptive Pills. Naglalaman po ito ng Cyproteron Acetate at Ethinyl Estradiol. Ang Cyproteron Acetate po ay isang progesterone, samantalang naman po yung Ethinyl Estradiol ay isang estrogen. Pinagsamang Cyproteron Acetate at Ethinyl Estradiol po ay nakakatulong po para sa treatment ng acne, excessive hair growth sa mga kababaihan. Meron yung mga tao, di ba, lalo na yung mga babae, may buhok dito, diyan, at kung saan saan parte ng katawan nila na dapat wala namang sobra-sobrang buhok, di ba? Early puberty, hormone therapy, ginagamit din ito ng mga transgender women para mas magmuka silang mga babae. At higit sa lahat, ginagamit po ang Dayan Pills as birth control pills. Ito po yung itsura ng Dayan Pills dito sa aming butika. Maging aware kayo mga kabutika sa pagbili ng mga pills, lalo na kapag hindi kayo sa butika bumibili, kasi marami pong naglipanan na fake na ganito. Iba yung itsura, iba yung prices. As in malayo, ang SRP namin dito sa butika is 700 pesos. Sa iba, nabibili daw nila ng 300, 400, 500. Kaya maging aware kayo kung saan kayo dapat bumili. Ay naglalaman ng 21 tablets na magagamit nyo po sa 21 days para sa mga first timer. Ito po ang itsura ng Dayan Pills sa loob. Hindi ko i-open ito kasi pag in-open ko to, babayaran ko ito mga bakla, sinasabi ko sa inyo. Pero ayan yung 21 pills nila, at sa mga first timer pwede nyo po itong inumin sa unang araw ng inyong dalaw. Para sa mga first timer lang ito ha. Example, nagkaroon ka ng menstruation Wednesday. So, iinumin mo yung pinakaunang pills mo ng Wednesday. Example, alas 8 mo iinumin. At sa mga susunod na araw, ganun pa din po yung pag-inom mo. Alas 8 pa rin ng umaga hanggang sa matapos yung 21-day pills. Paano naman kung Wednesday ngayon tapos na inom ko yung Sunday? Okay lang ba yun? Ang sagot po is okay lang. Basta tandaan nyo kung kailan kayo nagsimula at kung kailan kayo matatapos sa 21-day pills ninyo. Paano naman po sa mga hindi first-timer at sexually active? Siguraduhin nyo po na hindi po kayo buntis. Gumamit muna po kayo ng PT bago po kayo gumamit ulit ng inyong Dayan Pills. At iinumin nyo ito, may dalaw man po kayo or wala, pwede po yan. For example, Thursday ng alas 8 ng umaga, kinabukasan Friday, alas 8 na naman po. Hanggang sa matapos po, dapat pare-parehong oras po yung pag-inom nyo ng mga pills ninyo. Nagtatanong din dito, paano naman kung last day na ng dalaw ko, pwede ba akong magsimula ulit ng pills ko? Ang sagot po is yes. Kaya ang Dayan Pills po ay hindi magic pill na kapag ginamit mo ng isa hanggang tatlong beses is tatalab na agad ito sa'yo. For example, pag ginamit mo to as birth control pills, lalo na kapag sexually active ka, tatalab lang ito kapag katapos mong gamitin yung pitong pills mo. Kaya naman kung first timer ka sa pag-inom ng pills at sexually active kayong parehong mag-partner, mas maganda po na paggamitin nyo muna po ng condom or withdrawal method muna yung inyong partner para maging safe ang inyong pagtatalik at hindi mabuntis.
Kasi ang effectivity po nito as birth control pills is kapag nakapag 7-day pill ka na at sa ikawalong araw hanggang sa mga susunod na araw, ito'y po safe na kahit hindi na kayo gumamit ng condom or withdrawal method. Okay na po yun. Safe na yon. At pag nainom niyo po ng maayos ang inyong 21-day pills, may tinatawag po tayong rest day. Ibig sabihin po, sa 7 days na rest day ninyo, wala kayong inumin na pills, hindi kayo magsisimula ng panibagong pakete sa 7 days na yon. Wala. In rest day yon, pero safe po ang pakikipagtali kahit wala kayong iniinom na pills. And after 7 days na yan, dun pa lang po kayo mag-i-start ng panibagong pakete. So yun, kung anong araw yan, ganun nyo po siya iinumin. May dalaw kayo or wala, pwede nyo pong ipagpatuloy yung pag-inom nyo ng Dayan pills. Disclaimer mga kabutika, dahil nga ang Dayan pills ay tinatawag nating beauty pills, pampaganda ng balat, pampaganda ng kutis, pampatanggal ng acne, hindi po ito basta-basta pwedeng inumin na hindi ka nagpapakonsol sa doktor nyo, at hindi din po ito basta-basta tinatapos. For example, nakuha mo na, na-achieve mo na yung goal mo sa pag-inom mo ng ganito, agad-agad tatapusin mo kahit hindi mo natatapos yung isang pakete. May tendency po kasi na magbago at magkaroon ka ng hormonal imbalance at pwede ka ding duguin. Kapag ganun yung gagawin mo, iinom ka kapag gusto mo at tatapusin mo kapag ayaw mo na. So, hindi po ganun yung principle sa pag-inom ng mga pills ninyo. Dapat magpa-consult pa rin kayo. Another question, paano naman kung nakaligtaan kong uminom ng isang pills, anong gagawin ko? For example, kahapon uminom ako Wednesday, alas 8 ng umaga, tapos ngayon, Thursday, tanghali na. So, anong dapat kong gawin? Ang sagot dyan is, kapag naalala mo yung pag-inom mo ng pills, kahit tanghali pa yan, pwede mong inumin. Then, kinabukasan kung anong oras ka talaga umiinom ng pills, kapag alas 8 yung pag-inom mo. So, ganun. Pwede mong habulin as long as hindi pa ito tumatagal or lumalagpas ng 12 hours. Yun na nga, gets naman, di ba? Pwede tayong maghabol, pero sa pills lang at hindi sa mga taong ayaw naman sa inyo, mga bakla kayo. Pero yun na nga, pwede kang maghabol. For example, alas 8 ng Wednesday, tapos Thursday, alas 10 yan, alas 9, pwede yan. Tanghali man yan, pwede. Tapos, pagdating ng Thursday, alas 8 ulit, hanggang sa matapos, alas 8 yung inyong pag-inom. At kung tatanungin niyo ako kung safe makipagtali kahit na mismo yung isang pill, ang sagot po is yes. Pero pag-usapan natin kapag dalawang pills na ang na mismo, bakla, babatukan kita dyan. Sinasabi ko, yung pakikipagtalik hindi mo nakakalimutan, pero yung pills mo, nakakalimutan mo. Ganyang sitwasyon po, inumin lamang po yung isang pill, hindi dalawang pill ha. Isang pill lang po, at sa mga susunod na 7 araw, gumamit muna po ang partner nyo ng mga contraceptive like condom at mag-withdrawal method muna po sila kasi hindi po safe sa pakikipagtalik kapag ganun po yung nangyari. At kung may natira pa po kayo isa hanggang 6 na pills, ipagpatuloy nyo lang po yung pag-inom nito sa parehang oras kung paano nyo talaga iniinom yung mga pills ninyo. And after nyo maubos yung 21-day pill ninyo, magsimula na po kayo agad ng panibagong pakete. Ang ingay. Magsimula na po kayo agad ng panibagong pakete at wala na po kayong rest day. Doon, magsimula kayo ulit ng panibagong pakete at sa 7 araw na pag-inom nyo ulit ng panibagong pakete, maggumamit muna po ng condom at mag-withdrawal method pa din po. So, yun o, 14 days kayong magkakaroon ng contraceptive yung lalaki, yung mga partner ninyo, kasi hindi maganda yung pag-take nyo ng pills. Pwede po kasing mabuntis kapag hindi kayo gagamit ng protection. Pero yun na nga, kung tama yung pag-inom nyo sa day 1 to 21 ninyo, magiging safe yung inyong pagtatalik sa ika-22 hanggang 28 ng inyong rest day. So, ayun lang yung pinagkaibahan yun. Kung hindi ka maganda or something mali yung pag-inom mo, mas mahihirapan ka. Pero pag tama yung pag-inom mo, magiging safe and effective yung paggamit mo ng mga pills tulad nito, lalo na pag birth control pills yung gusto mong makuha dito sa Dayan pills. Sa totoo lang mga kabutika, napakalaking sakripisyo ang ginagawa ng mga kababaihan para ibigay ang kaligayahan ng mga partner nila. Kaya mga lalaki, sana iniintindi nyo yung mga partner ninyo kung may mga mood swing sila, pabago-bago yung mga moods nila, may anxiety sila. Kasi ayun po yung epekto ng pag-inom nila ng daily na pills nila. Syempre, hindi dapat nila kaligtaan yan. Dapat tama yung oras. Araw-araw sila nag-a-alarm. Alam nyo yun. Pero kayong mga lalaki, ang meron lang sa inyo is yung mga pampagana. Pero sila ang ginagawa, iniiba nila yung hormone nila para maibigay
yung mga pangangailangan ng mga partner nila. Kaya irespeto natin ang mga kababaihan. Syempre, hindi madali ang pag-inom ng mga pills. Hindi madali ang pinagdadaanan ng mga taong nagtitake ng pills. Mga kalalakihan, shout out sa inyo. Alagaan nyo yung mga babaeng nagtitake ng pills din. Kasi para sa inyo din naman yan. Today's video. I hope na may natutunan naman po kayo sa panibagong video natin ngayong araw na ito. Kung may mga katanungan kayo at may nakaligtaan akong information, mag-comment lang kayo sa baba. So yun lang makabuti ka. Don't forget to like, comment, and subscribe. Yun lang. Bye!